Isang magandang gabi po sa kapatiran ng SBBC at isang kagalakan po na makaugnayan kayo kahit tayo in full isolation sa ating mga tahanan ngayong panahon ng may pandemic ng COVID virus. So, sa gabing ito ay magsimula po tayo sa isang maikling panalangin. O Lord, salamat po sa gabing ito na kami ay mayroon pa rin time para mag-aral ng iyong salita despite of the fact na hindi kami makapunta sa iyong tahanan, Panginoon. Salamat po dahil may patuloy po ang gawain ng pulong panalangin, Panginoon. Bless mo po ang bawat isa. Kayo po ang siyang patuloy na magturo, Panginoon, ng magbigay ng wisdom sa amin sa pag-aaral namin sa gabing ito. Ay aking inihiling at tinadalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So, ang ibabahagi ko po sa gabing ito ay ang tungkol sa kung ano ba ang sinasabi ng Diyos sa ating mga Kristiyano ngayong panahon ng COVID pandemic. So, ang pagbabasihan po nating talata ay mula sa Romans 8 verses 28 to 31. So, may 7 puntos po na ating pag-aaralan sa gabing ito. Tuloy-tuloy na po tayo. Number 1 ay so, sa panahon ng uncertainty ay sa ngayon po ay panahon ng walang katiyakan. Parang sa panahon ng natatawag na rin na isang kalamidad sa tinatawag na isang digmaan o warfare na kasalukuyan po na ating kinakaharap. So, yung mga talata po na verses 28 to 31 ng Romans, basahin ko po ng isang mabilisan lamang po para hindi po tayo gaano mahaba ang pagtatalakayan. So, sa Romans 8:28, so alam na po natin ang verse na ito, familiar verse na sinasabi po rito, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa kabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat, verse 29 po, sapagkat sa mulat mula pa'y alam ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Verse 30, ang mga pinili niya noong panguna ay Kanyang tinawag. At ang mga tinawag niya ay Kanya ring pinawalang sala. At ang mga pinawalang sala sa Kanyang ay Kanyang binahaginan ng Kanyang kaluwalhatian. Last verse po, verse 31. Ano pa ang masasabi ninyo natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makalalaban sa atin? So, pagpalain po ni Lord ang Kanyang salita. Ngayon pong kapanahunan na ito ay ang buhay natin ay ng tao ay walang katiyakan. So, hindi, wala pang gamot, kaya po wala pang gamot o vaccine para dito sa virus na ito. Na kahit po pala yung unang coronavirus, yung tinatawag na SARS-1, kasi yung COVID virus, COVID po ngayon na to ay pangalawang pag-atake ng coronavirus. Yung una po palang coronavirus ay walang bakuna, kaya't nahihirapan ang mga dalubhasa, ang mga scientists na makapag-formulate ng isang vaccine para sa COVID. Prayerfully, hopefully po, pinag-pray po natin to ng bawat isa na magkaroon. So, ayon po sa mga
sa mga research, sa news ay ang UK ay nagsimula ng mag-testing. So, ang United Kingdom ng isang vaccine. Pero sa Philippines po, may sinasabi na from a doctor from Zambales ay may sinasabi siyang gamot na na-formulate niya. Pero parang ang nakakagaling na raw, marami pong gumaling. Pero ayon po sa balita ay hindi ito na-approve ng BFAD. So, nandun pa rin po yung uncertainty sa ngayon, ano? Natatakot ang mga tao kasi global pandemic. Ang buong mundo ay wala pang kasiguraduhan. Sabi nga po sa Romans 8:28, all things work out together for those who love God. So, Bible po ang nagsabi, the Lord, ang salita ng Diyos, na lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa para sa ikabubuti ng mga sumasampalataya sa Lord. So, ibig mong sabihin, lahat ng bagay na nangyayari ay may dahilan. So, ano po ang tanong is, ano ang gustong iparealize sa atin ng Lord sa mga pangyayari, sa mga sitwasyon na katulad nito, na tayo ay, ang tao ay nahihintakutan. Ano po? May purpose po ang pangyayaring ito. Una po, ano ba ang maganda may nakikita? Ang tao po kasi wala nang nakikitang maganda sa panahon ngayon. Pag unang dating, nung unang pangyayari na to ay sa mga news na binabalita na ating napapanood, naririnig ay talagang matatakot ka po. Pero may dahilan nga po ang lahat ng bagay. So, una po, base sa ating talata, ay may gusto ng Diyos na ipakita sa atin. God is letting us to realize na how vulnerable we humans in a broken world. So, gustong ipakita sa atin ng Diyos na ma-realize po ng mga tao, ng mga Kristiyano, na ang tao ay vulnerable. Ibig pong sabihin, pag naririnig po kasi, una ko narinig yung vulnerable na word, yung mga 50 and above daw po ay vulnerable, isa sa vulnerable. Ibig sabihin, prone ka na mas malaki yung risk na ikaw ay mamatay sa sakit na ito kapag ikaw ay nahawahan. Pag 50 and above, kasi may, syempre po pag tumatanda na tayo, nagkakaedad ay humihina ang resistensya ng tao. Kaya dito, gustong ipakita sa atin ng Diyos na ang tao ay vulnerable, prone to death, sa kamatayan dito sa mundong ito. So, hindi po ba walang pinipiling tao ang COVID virus? Walang mayaman, walang politiko na exempted, mahirap, bata, matanda, although mas greater po ang risk sa matanda, ay prone sa virus na ito. So, no exemption. Gustong ipakita ng Diyos na ang tao ay walang magagawa sa kanyang sarili lamang. So, isa po ito sa purpose na ipinapakita ng Diyos sa atin.
At Diyos pa rin siya, hindi siya nagkakamali. Alam niya ang nangyayari sa lahat, sa buong mundo. Ang mundo po, ang creation ng mundo na i-create ng Lord sa Genesis, hindi po ba? Hindi nila lang ang mundo na broken kagad. Pero dahil po sa pagpasok ng kasalanan ay naging broken ang mundo. So, nandyan ang crimes, ang pagwawalang bahala ng tao sa Diyos, sa kalikasan. So, mapapansin po natin ngayon nung magkaroon ng full ng lockdown, umaliwalas po yung paligid, no? Yung ozone layer ay nalinis. So, tayo, marirealize po natin yun na walang magagawa ang tao dito sa mundong ito. Si Lord ang nakakaalam. So, kung titingnan po natin positively, ito ay isang realization na kung gaano, yun nga po, ka-vulnerable ang tao, kung gaano siya ka-prone sa kamatayan. So, we cannot save ourselves from death. Subject po tayo doon. So, dito po makikita na ang Diyos ay very powerful. Siya po ang tanging makakapagligtas sa atin. So, sinasabi naman po yun sa Bible. So, pangalawa po ay na kung ano po ang pinaparating sa atin ng Diyos sa mga panahon na ito ay God is letting us to experience just how much we are not in control of our existence. We tend to think that we can make plans, work the plans, and the plans would all lead to the goal, to our future. We have imagined for ourselves, but it simply does not work that way. So, gusto pong ipakita sa atin ng Diyos na tayo bilang mga tao, kahit tayo mga Kristiyano ay wala tayong control sa ating existence sa mundong ito. Ito ba tayo ay bilang tao ay marami tayong pangarap sa buhay, may mga plano tayo, nagtatrabaho tayo, nag-work para sa future natin, future ng mga anak. Marami pong mga plano tayo. So, instinct na po sa tao yon, kahit sa ating mga Kristiyano. Pero, ang sabi po ng Biblia, dapat po pala, yun naalala ko po sa Santiago 4, verse 15. Verse 14 and 15, sabi po, ni hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo'y parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Verse 15 po. Sa halip ay sabihin ninyo, kung kalooban ng Diyos at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. So, ito po, lagi ko po itong naaalala. Kaya pala dati, pag may ilang mga Christians po ako nakakausap, pagsasabihin nila, ay gagawin ko yun kung loloobin ni Lord, kung buhay pa ako. Nung malaman, nabasa ko po ito sa Bible, kaya pala ganun ang sagot niya nung ilang nakakausap po. Ang dapat po pala bilang mga Kristiyano, ay kung meron po tayo, halimbawa, sa year, kasi ang tao po, di ba, kung may plano siya, next year magbabakasyon ako sa ganito, doon.
Next year ganito ang gagawin ko. O kaya sa isang linggo, sige, pupunta ako sa ganun. Kahit na anong commitment, dapat po pala pag nag sa isipan natin at pag magbibitaw tayo ng salita ay sabi natin, akong loloobin ng Diyos ay gagawin ko iyon. Nandun po lahat, no? According to His will. Kasi nga po, wala tayong control sa ating buhay. Hindi natin kontrolado ang ating buhay. Katulad nga niyan, nakasiting pretty ang marami, biglang dumating ang virus. So, lahat, hindi po ba ngayon, lahat nagsara, lahat ng business nagsara, meron lang ni-regulate ng government para makaiwas, ma-flatten yung curve na sinasabi, para bumaba yung mahahawa, mai-infect ng virus na to. So, ganyan na pinapa-experience sa atin ng Lord na pinapadama niya na, oh, wala kang control sa iyong buhay, kundi ako lang ang may control sa buhay. So, isa po ito sa purpose na pinapakita ng Diyos kung bakit nagkaroon ng, bakit pinahintulot niya itong COVID-19, COVID virus. Pangatlo po, the Lord is letting the coronavirus to minimize our divisions and divisiveness. The spreading of COVID is bringing us together to face a common threat. Naalala ko po yung ads sa TV na Heal as One, parang sa DOH po ba yon? Heal as One, napakaganda po, no? Doon pinapakita yung pagkakaisa ng buong mundo o buong Pilipinas. Pinahintulutan niya yung virus to help people na to experience what it feels like to work together for a common goal. Mapapansin po natin, di ba, ang mga politiko, may kanya-kanyang, ano yan, may kanya-kanyang views, kanya-kanyang opinion. Kung meron pa rin, hindi naalis na magkaroon ng comment sa nanunungkulan. Kaya nga po si Secretary Duque ng DOH ay ginawan pa na resolution na mag-resign. So, nandun pa rin po yung divisiveness na tinatawag. Pero, sa kabuuan po, in general, makikita yung pagtutulungan, coordination sa different departments, different agencies ng Pilipinas, kahit sa ibang bansa din po. Hindi po ba makikita natin na yung coordination, kasi mahirap kumilos, hindi kaya ng isang ahensya lang ang kikilos. Even the president, halos maiyak siya, hindi niya kayang isolve yung solusyon, yung dapat gawin, yung step by step na gawin, kung siya lang ay mag-isa. So, pinayagan ng Diyos. Doon pinakita, maano natin yung good points na yung pagkakabahabahagi, pagkakanya-kanya ay hindi dapat mangyari, kundi merong coordination ang bawat isa, nagkakatulungan. Sa crisis na ito na kinakaharap ng mundo, ay nandun yung tinatawag po na crisis management na dapat na gawin isa katuparan. Sa atin naman sa local, pupunta tayo sa ating local setting, sa ating mga Kristiyano,
sa bawat churches, makikita din naman po na hindi maiwasan na may kanya-kanya tayong points of view, may kanya-kanyang opinion sa lahat, sa maraming bagay. But pagdating po na dumating tong COVID na to, ay naisa sa isang tabi po natin iyon. May ang common goal po natin ay to pray, natututo tayo mag-pray na magkaisa, na mawala na yung virus na to. Magkaroon ng katuparan, ng kasagutan, na sana po ay magkaroon ng vaccine, ganyan and so forth and so on. Yung ating mga personal views, personal opinions ay naisa sa isang tabi natin. So, nagkakaroon po tayo ng unity. Yun ang isang purpose, isang magandang pinapakita sa atin sa pangyayaring ito. So, yun po, pangatlo na. Pang-apat po, God is showing us that when we begin to look out for others, life is richer. Hindi po ba? Maganda po. Mas maganda ang buhay, mas maaluwan ang ating kalooban kapag may natutulungan tayong iba. So, pansinin po natin ang mga nangyayari sa ating paligid ngayon, di po ba? Maraming tumutulong, maraming nagdo-donate, even sa FB, yung mga bata na walang gatas ay may mga concern matulungin tao na nagbibigay. So, ang mga kumpanya naman po pagdating sa mga companies ay nakikipagtulungan na kung, let's say, yung isang kumpanya na hindi niya dating ginagawa na mag-produce ng PPE ay nag-action sila na gumawa ng PPE, gumawa ng mask para makatulong po. Although may mga nag-hoarding pa nga sa panahon ng pandemic, which is in parang instinct na sa tao, nandun pa rin po yung mga concerned citizens na nagtutulungan. Sa kahit sa mga simpleng bagay po, hindi man tayo makatulong financially, pwedeng a good deeds o yung service na tinatawag could also be given to others. Sabi nga po ng Biblia, there is joy in giving. So, yun po. Panglima po, God is awakening us to the groaning of creation. Pinag-quarantine po tayo, mula nang mag-quarantine tayo, mag-isolate, nag-regulate yung government natin, ay nag-heal ang Mother Earth. Gumanda po yung ating ozone layer na tinatawag, yung himpapawid. Nawala kasi ang pollution, na regulate yung usok ng mga sasakyan, at napilitan po tayo, natuto po tayong magbalik sa basics na tinatawag ng buhay. Ano po? Marami ang nagtanim, so back to the basic. Kahit walang lupa, pwede sa tinatawag na urban gardening, kahit sa mga paso. Hindi lamang sa pagkabulok po ng environment, hindi lang sa pollution na heal ang Mother Earth. Sabi po sa Romans 8:21 na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Ayun po sa tinutukoy ni Apostol Pablo. Creation is groaning, umuungol po, to be set free from its slavery. Ulitin ko po, pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok
at upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. So, hindi lamang po sa pagkasira ng ating kapaligiran, ng environment, ng creation, kundi this situation ay hinihil po kahit tayong mga anak ng Diyos sa mga hindi maganda, sa pagkakasala, sabihin na po natin, sa mga hindi magagandang bagay na nararanasan at o ginagawa po natin. Hindi po ba sa kasalukuyan ngayon, balik po tayo sa ating mga, sa government, sa ating mga paligid na lang po. Maraming nagiging alipin ng pera o ng corruption because of the COVID pandemic. Ito po ang time of awakening. Makikita po natin dahil sa kalagayan ng mundo ngayon, nandun yung tinatawag na healing during COVID time. Hindi lamang po sa healing sa pagkakasakit mula sa physical na katawan, kundi healing of even yung healing of our emotions, healing sa values sa buhay, healing na ang katugunan ay si Lord Jesus lamang. Meron po akong nakita na isang doctor atheist na gumaling sa COVID. Alam niyo po ba, hindi siya naniniwala sa Diyos, pero yung doktor na to, nang magkasakit po siya sa COVID, ng COVID ay at nakasurvive siya. Naglagay po siya doon sa, nagpost siya doon sa pinaka-bed niya. Here, an atheist doctor ay gumaling, had survived, and had known the Lord Jesus. Ibig po sabihin, ginamit ng, yung pangyayari na siya ay nagkasakit ng COVID, yung pagiging atheist niya, yung hindi siya naniniwala na may Diyos, ay naging kaparaanan po yung sakit niya na kumilala sa Diyos. So, healing po, great awakening, yan po ang isang pinahintulutan, kung bakit pinahintulutan ng Diyos ang COVID na ito sa buhay ng doktor na yun. Tayo po ay may mga healing din. Personally, alam ko po, meron po mga healing sa loob po natin sa mga emotions, kahit sa karamdaman during this time ng COVID. So, isipin po natin kung ano po yung gusto ng Diyos na for us to be healed from whatever na healing na kailangan natin sa ating buhay. Natatago man to o na nakalantad ay meron pong healing na gustong mangyari sa atin ng Lord. So, lima na po yun. Ano po? Pang-anim is, God is using COVID all for the greater good in all things toward the good of being conformed to the image of God. So, ang COVID po ay nagiging kaparaanan po para tayo ay maging kahalintulad, maging hindi man kahalintulad ay mag-conform tayo sa image ng ating Panginoon. So, basahin po natin sa Romans 8:29. Sapagkat sa mula-mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya, at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng kanyang mga anak. So, pinaparanas po sa atin ito para sa ikabubuti natin upang tayo'y maging kalarawan ng ating Panginoong Jesus. Yan naman po ang talagang ultimate na dapat na goal na isang Kristiyano, na maging kalarawan tayo ng Panginoong Jesus. Na maging masunurin po tayo, madagdagan po ang time natin
kay Lord? Di po ba ngayon dahil marami na tayong time, nadagdagan yung ating time, nagkaroon tayo ng devotion at yung prayer life natin ay nadagdagan po. At marami po sa mga pamilya ay nagkaroon ng altar na yung sama-samang panadalangin po ng pamilya. So, yan po ang nagiging mga kaparaanan upang tayo ay maging kalarawan ng Diyos. Sabi nga po, nagiging normal new ang ating pamumuhay dahil sa COVID. So, let's hope for a new normal. Let's hope o maaring maging new normal Christian tayo na nagiging kalarawan ng ating Panginoong Jesus. So, panghuli po, God is teaching us to be grateful. So, sabi po sa 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is the will of God through your union with Jesus Christ. So, napansin niyo po ba na sa panahong na to ng pandemic ay nagkaroon tayo sa sarili po ninyo na ma-appreciate yung kahit maliliit na bagay na dati ay hindi natin napapansin. Ano po? Yung simple, dahil naninis natin yung mga usual na ginagawa natin, yung simple walk outside, yung sunset, dati hindi natin pinapansin yung sunrise, yung punghin papawid, no, yung langit. So dahil nadagdagan ang time natin, na-appreciate na po natin 'yan. At namimiss natin yung ating mga friends, yung ating mga mahal sa buhay na nasa malayo. Kung yung fellowship sa church, yung ating pag-attend ng worship service sa church, we all miss this. Yung ating kalayaan natin, nami-miss natin. At mismong yung life, yung buhay, na the life we breathe, ngayon po ay na-appreciate natin during this time of pandemic. Kaya tama po yung sinasabi ng Biblia na in everything, give thanks. So, natuto tayo na maging grateful kahit sa maliliit na bagay. So, kung hindi ka Christian talaga, this time ay talagang matatakot ka, yung fear, yung depression, lalo na kung hindi tayo kasama sa ayuda ng gobyerno. Maraming mga questions, yung hindi fair na unfair in the distribution of the relief, yung social amelioration program na tinatawag. Maa-upset ka, very upsetting po. Pero dahil alam din, dahil tayo ay mga Christians, meron tayong Diyos na inaasahan at tayo ay may pag-asa dahil alam po natin na all things work out together for good for those who love God. Nandiyan si Lord who never makes mistakes, nasa Kanya ang ating pag-asa. So, yung ating pong kalagayan sa ngayon, kahit na tayo ay nahihirapan, meron tayong patuloy na Diyos na tinitingnan. Kaya ipagpasalamat po natin yun. So, we look forward for brighter days ahead sa tulong ng ating Panginoong Jesus. So, sana po yung mga pitong points po na hinalaw from the book of Romans chapter 8 verses 28 to 31 ay mag-remind sa atin na the Lord is good, alam niya hindi siya nagkakamali, he never makes mistakes, alam po niya ang mga pangyayaring ito at siya po ang siyang patuloy na magbibigay ng safety,
sa kanyang mga anak. So, salamat po at let's all end with a prayer. Lord, salamat po dahil patuloy ka nagpapaalala, Panginoon, na ikaw ang siyang tunay na Diyos na buhay, na nakakaalam na lahat ng bagay, lalo na po ngayon sa aming nararanasan na COVID pandemic, Panginoon. Kaya patuloy ka pong gumawa sa buhay ng bawat isa. Nilalapit po namin ang aming tatlong pastor, Pastor Vincent, Pastor Torres, Pastor Art, at sampu na kanilang mga pamilya, Panginoon. Kayo po ang siyang patuloy na mag-iingat at magbibigay ng mga lahat ng pangangailangan. Materially, Panginoon, kayo ang mag-bless sa bawat pamilya nila, Panginoon. At sa lahat ng mga members ng SBPC, kayo ang siyang patuloy na mag-iingat. Salamat po sa provision na binibigay niyo, Panginoon. Salamat po sa mga taong ginagamit ninyo, mga pamilyang ginagamit, Panginoon. Kaya lahat, Panginoon, ang bawat isa mula sa sinapupunan hanggang sa puno ng pamilya, Panginoon, ay kayo ang siyang mag-iingat. Kayo ang siyang maglalayo, Panginoon. Cover us with your blood, Panginoon. At patuloy po kami, Panginoon, na umaasa, Panginoon, at nawa po ay kayo ang siyang patuloy na gagawa sa bawat isa. Kaya, Panginoon, ang lahat ng ito ay nilalapit ko sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, and palain po tayo ng ating Panginoon, our Lord Jesus Christ.